Okay, ladies and gentlemen, it's been a while since the last time we met Marcelo Felipe in Nueva Ecija during their recon ride dito sa Central Luzon Link Expressway. And afterwards, nagkaroon siya marami siyang achievements, lalo sa LBC Ronda Pilipinas. Naging podium finisher siya, no? Stage 7 yun, if my memory serves me right. And dalawa. 7 and 8. And ultimately, itong international ano niya, event niya, na sinalihan dito sa Tour of Thailand. Naging best ASEAN rider dito sa 6-stage cycling event dito sa Thailand, itong Tour of Thailand. Kumusta ang UCI 2.1 race mo doon, Marcelo Felipe, Pride of Llanera Town? Naging mahirap kasi syempre, una-una sa lahat, mas lumakas yung mga team na lumahok ng Tour of Thailand 2022. Pero siyempre, galing rin tayo sa karera na katatapos nga ng Ronda Pilipinas. Kaya naging malaking tulong sa akin yun, yung karera na yun. Kasi mahirap yung mga ruta. Kaya pag punta ko ng Thailand, medyo maganda-ganda yung naging kondisyon. Based on your credentials, as I browse your credentials, ano, medyo talaga excelling ka dito sa Tour of Thailand, ano? Pinaka third placer, minsan fourth placer, hindi lumalayo sa ganun eh. Tapos ngayon, best ASEAN rider. Pero the previous stage, pangatlo ka lang, tama ba ako? The previous stage, pangatlo ka, biglang umungos ka at the final stage dito sa UCI 2.1 race Tour of Thailand 2022. Oh. Paano nangyari yun? Yun nga, nung habang papalapit na yung pagtatapos ng Tour of Thailand, unti-unti tayong lumapit sa overall. Yun nga, sa last stage, doon na natin nakuha yung pagiging best kasi yan, sa huling araw. By the way, si Marcelo Felipe, isa rin to, kampiyon to sa UCI 2.2 Crew Ride Philippines 2019, ano? Apo. Ilan taon na ba si Marcelo Felipe ngayon? 32 na tayo ngayon, medyo tumatanda na. So, kaida rin ito si Ryan Tugawin. So, tandaan nyo, pag nag-32 kayo, doon pala, makakapag-campaign ba kayo nun? Depende sa athlete, kuwan lang yan, tiyaga lang sa training. Perseverance, oh. Kailangan tiyaga lang sa training para makamit natin yung goal natin. Tulad ni Santi Barnachea, 46, pero nagta-top 10 pa sa GC. Oh. Yan ang mga dapat tularan, ano? Like Marcelo Felipe na talagang namamayagpag sa international cycling event. Once again, here in Paniki, Tarlac, this is Dwayne Badoa for Dwayne Entertainment. Thank you.